Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksin at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dago and Tita Tanya Chinita. Na po kami ni Chad. Di po ba dapat nagpapakasal na kami? Magandang umaga po sa lahat ng suking nakikinig at nanonood ng programang Mga Katas ng Nakalipas. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Krishna. 45 years old. Single. At ngayon, mukhang magiging, tingin nyo, happy ba o complicated? Boyfriend ko po si Chad. 42 years old. Isang engineer. 30 years old po ako nung nakilala ko siya. At naging kami. 27 naman nun si John. Nagtatrabaho po ako sa isang advertising agency. Maraming panahon na nagbe-break kami. Dahil sobrang habulin po si Chad, pero nagkakabalikan naman po kami. Pero sabi niya, loyal naman daw po siya sa akin at wala siyang ginagawang masama. Ganyan naman yung mga lalaki. Halos po sa loob ng 15 years, umiikot lang ang mundo ko kay Chad. Dahil wala naman na akong ibang lalaki na nakikita na makakasama sa buhay. Sa totoo po, nakabili na po kami ng sarili naming house and lot. Parang si Uncle Boyet. Basic. Sa Marilao, Bulacan po yun. Meron na rin kaming sasakyan, pang-grab. Kasi gusto na rin naming magka-business. Pandagdag gastos. Pandagdag pang-gastos. Hanggang sa isang araw, decision po si Chad na mag-abroad. At dito na nga po nagsimulang tumagas ang mga katas ng aking nakalipas. Mahal, ano? Lutuin mo nga tong pork. Yung pork, lutuin mo. Oo, ako na bahala dyan. Mahal, kwento ko lang sa'yo yung grab natin. Ang ganda ng ipon natin this week. Mabuti naman. Mm-mm. Baka dali hintayin ng driver natin. Hindi, na. Actually. Na... Pag humingi ng pampyesa, resibo. Ganun agad. Oo, alam. Saka dun sa talyer ng tropa ko, ha? Sino ba yun? Si... Doon kay Not-Not, doon yung dali, no? O di kay Brian dyan sa Banawi, kilala ako yan, eh. Oo. Para hindi tayo doon dali. Mahal, huwag ka na mag-alala. Ako nang bahala dyan sa business natin. Ano, magdadagdag pa ba tayo ng isa pang ano? Anong tingin mo?
unit? So nga, tatlong unit agad eh. Sige. Pwede ba yun? Pero... Oo, para... Kaso... Makaipon tayo agad, tsaka may pambayad tayo. Pag nagka-baby na tayo, pag nagsasama tayo, di... Hindi na natin problemahin pag nanganak ako. Kaso kung dito lang ako, sweldo ko, wala, mahina dito sa Pilipinas eh. Gusto nating makapagdagdagan ng mga kotse pang Grab, eh... Tatanggapin ko na yung offer. Ano? Ano sinasabi mo? Mahal, okay naman tayo. Hindi naman natin kailangan na ng marangyang-marangyang ano ba gusto mong bilyon-bilyon maipon natin? Hindi, mahal. Ang sinasabi ko, gusto natin magkaroon ng negosyo, eh, kailangan natin ng kapital. Ayoko naman na... Nakabundar na tayo ng isang Grab na kotse na pang Grab. Isa lang. Gusto ko nga marami. O para di hindi magdagdag na, tayo. Ang magaling. Hindi mo, parang wala ka naman bilib sa akin mag-ipon. Kaya ko yan. Kaya mo? Eh, paano naman ako? Ayoko naman umasa sa'yo. Mahal, ano pa bang gusto mong abutin? May bahay na tayo na pundar. Unting ayos na lang, pwede na tayong lumipat. Oh. Ano ba? Anda. Tanggapin ko na yung offer sa Qatar. Sayang eh. Bigyan mo lang ako 3 taon. Experience lang. Kasi dito, pag wala kang experience abroad, parang... Ang liit lang ng sweldo ng engineer eh. Mahal. At least dito kung makapagpundar tayo, magkaroon tayo ng sariling ano natin, hardware, or mag-ano tayo, sa construction. Mahal naman, naka na nga yung braso mo. Nagtatampo ako sa mga sinasabi mo. Alam mo naman, di ko kaya. Isang araw nga lang di tayo magkita. Naiiyak na ako. Tapos sasabi, inaaniloloko mo ba ako? Huwag mo naman akong... Ang saya-saya natin, pinapalungkot mo naman ako. Naiisip ko pa nga lang, ang lungkot ko na. Mahal, realidad yan. Kailangan nating gumalaw para kumita tayo. Kaya nga, ginagalingan ko mag-ipon eh. Para hindi mo na walang, para hindi tayo magkalayo. Mahal, wag mo namang i-consider yung Qatar. Mahal, sayang maghiwalay eh. Tayo, okay lang sa'yo. Tatlong ano maghiwalay? Taon. Hindi tayo maghiwalay. I mean, hindi ko kaya nang hindi ka nakikita sa isang araw. Mahal, hindi ako sanay nang wala meron ka. Ng technology, meron ng video mahal, call, may cellphone na. Mahal, hindi, alam mo na, hindi ko kaya yun. Mahal. Krishna, gawin ko na to. Ayoko nang what if sa buhay. What if tumuloy ako? What if, diba? Itutuloy ko na after 3 years, babalik ako, nakapag-invest na tayo, may pera na ako, may stock knowledge na ako galing sa ibang bansa. Mas madali kung magagampanan yung pagiging engineer ko pag ganun eh. Dito wala na eh. Sabaw na ako dito kaya eh. Kaya mo ko maiwan? Hindi kita kayang iiwan pero wala naman akong choice. May choice ka? Kaya ko nga mag-ipon pang business. Mahal, paano yung bahay natin? Paano yung mga... Tirahan mo pag matapos na. Diba? Binabayaran natin equity niyan. Pag natapos yung bahay, pwede mo nang tirahan dun. Hindi ko kaya hindi ka alam makita ko, sa araw-araw. Kahit araw, ako, man. Hindi ko kaya pero kailangan natin magsakripisyo. Ganun naman kung pa. Mahal mo ko, susundin mo. Eh, mahal kita, Krishna, pero kailangan natin gawin to. Mahal. Ano maintindihan eh. Mo? Para sa atin to, hindi to alam para sa akin naman, lang. Mahal, gusto mo pa ba ng mas marangyang gusto. Buha? Gusto pa. Ano maintindihan kaysa mo? Kaysa sa akin, pipiliin mo yung pera. Hindi yun, wag mo nang... Mahal. Muna akong papipiliin. Sige, magpakasal tayo bago ka mag-abroad. Wag muna. Mahal, 42 na ako ngayon. Oh. 12 years na tayo eh. Mahal, ano, sige, magpakasal tayo kahit sa West bago ka mag-Qatar. Sige, payag ako. Hindi po pwede magkakaroon ng ang papeles na napasa ko dun. Single ako eh, magkakagulo-gulo na pag naman. Pag gusto, may paraan. Pag ayaw, ayan, ganyan nagdadahilan. Already na kasi lahat eh. Bakit di mo sinasabi sa akin? Ngayon mo lang sasabihin sa akin para hindi na ako makatanggi. Mabilisan alam mo, kasi... nagtatampo na ako. Ayan. Kailangan lang natin magsakripisyo, Krishna. Okay? Umuwi na nga tayo doon natin pag-usapan sa bahay. Wala na ako sa mood. Opo. Uncle and tita, wala na po akong nagawa. Kasi naka-ready naman ang palalahat.
pumayag na lang po ako dahil nangako naman na siya na after 3 years, kukuha lang siya ng experience, tapos babalik siya dito sa Pinas at dito na kami magsasama. That time po, yun nga po, 42 na ako. Pero, hindi ko alam kung anong plano niya para sa amin, para sa akin. Uy, tulala ka na naman dyan. Hindi mo makontak yung boyfriend mo. Tawagan mo ulit. Hindi ko alam kung pinapatay niya ba yung cellphone. O patay talaga. Pag ganun ba sa Qatar? Gabi na siguro doon. Anong oras ba yung Qatar? Pag ganitong oras? Pagkagabi ano na. Ano ba ako? World clock ba ako? Magtingin ka. Tulungan mo. Uy, boyfriend ko yan! Bahala ka dyan sa buhay mo! Kaibigan mo ako, di ba? Oo! Oh. Mag-ambag ka. Hindi yung pinag-overthink mo pala. Tanong ka dyan. Huwagan mo na lang kasi. Mars, pinapatay ba talaga sa Qatar yung cellphone bago pag matutulog? Kasi sabi niya, para maimbing itulog niya. Di ba pwede naman ng do not disturb, DND or ano na lang? Hindi ko alam, Mars. Or bedtime, ganun. Mars, alam mo yan, nagbo-boyfriend ka eh. Teka nga, try ko. 4 hours ahead tayo dun eh. So, anong oras ngayon? Oh, hindi pa gabi dun ngayon. Bahala ka nga dyan. May magtitimpla mo na akong kape, ha? Mars, timpla mo nga nun ako, Mars. Okay. Huwag mo na akong iwan kaya. Mars, titimpla ako! Saan ako magtitimpla dito? Mars. Ba't ang sungit mo? Sungit nyo na. Ay, regla ako ngayon! Hello? Hello? Ah, Mahal! Sumagot ka? Mahal, maaga pa. Bakit? Alam mo naman, natutulog ako eh. Tumatawag Mahal, eh. Mahal, maaga pa. Office hours pa. Mahal, iba naman yung trabaho na. Mahal, miss na miss ako ito. Mahal. Oo, oh, na-miss kita. Pero... para namang tinatamad ka, kausap ako. Wala ka ba sa mood pagkausap mo ko? Alam mo naman, nagpapahinga yung tao eh. Pag di ba sinasabi ko sa'yo, chat kita pag pwedeng tumawag o tatawag ako. Huwag yung ito yung nauuna eh. Napuputol yung tulog ko eh. Na, yung pahinga ko na... nasisira yung sistema ko dito eh. Ako naman yung tumatawag eh. Hindi mo ba ako namimiss, namimiss? Namimiss kita, pero... Mahal, miss ko na yung mga halik mo, tsaka yung sex natin, tsaka yung... Stoy! May makarinig sa'yo dyan. Sige na, sige na. Man, si Mr. Rixi lang naman, pero mahal, alam mo naman ako, physical touch yung love. Oo, ngayon natutulog na ako. Sige na, sige na. Mahal, mahal. Natawag ako pag okay na, oh. Kumusta may mga pagbula kang concern sa... unit natin sa sasakyan sa bahay. Huwag mo muna ako tawagan kasi papahinga ako dito eh. Grabe ka naman. Mag-I love you ka lang naman. I love you. Oh, I love you. Ano? Parang napilitan naman. I ang miss oh, you. Eh, alam mo, tanda-tanda na natin eh. Kailangan pa ba natin gawin yan? Oh, I love you. I miss you. Sige na, nagpapahinga ako eh. Mahal, huwag ka naman ganyan sa ako. Namimiss lang naman kasi kita eh. Sinasabi ko sa'yo, pwede tumawag pag nag-chat ako. Pag hindi ako nag-chat, huwag ka tumawag. Bakit? Hindi naman ganyan yung kaibigan ni Trixie. Hindi naman ganyan. Lagi sila magka-video call kahit nagtatrabaho. Bakit ikaw? Wala akong pakialam. Hindi ko naman close yan. At saka hindi kami magkapares ng trabaho. Engineer ako. Ano ba trabaho niyan sa... Mami, sasabihin lang ako, nakabili na ako ng wedding ring. Pagbalik mo, pakasal na tayo, ha? Ba't ka bumili? Dapat ako mamili niyan. Ako naman. Mahal, para bawas na trabaho mo. Ako nang bahala, tsaka mahal. Sige na, sige na, sige na. Mahal, magpakasal tayo pag uwi mo, ha? Mahal, sige na, Choppy, hello, bye. Choppy, Choppy, hindi na kita mahal. Marinig. Hello, hello, wala na signal. Mahal! Bye. Bye. Mahal! Mars! Choppy daw, wala ba signal dun sa Qatar? Mars, hindi ko alam, Mars. Hindi pa ako nakapunta ng Qatar, Mars. Mukha ba akong camel? Camel na obis. Ah, ganon. Mukha ba sa camel? Mars! 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 Ba't mo
Baka sinagot yung tawag niya. Eh, storm mo eh. Yung... Tawag ng tawag, gayaan mo na, babe. O sige, pinapatawad na kita, baby ko. Sarap-sarap mo talaga, baby chat. Talaga? Sarap ako? Mas masarap ba ako? Kaysa dun sa girlfriend mo sa Pilipinas? Ano pag-usapan yun? Pero sabihin mo lang. Sabihin mo lang. Mas masarap ba ako? Mas masarap. Sabihin mo. Mas masarap kumayos. Pinanghawakan ko pa rin po ang pangako ni Chad sa akin na pag-uwi niya dito ay magpapakasal agad kami. Na 3 years lang po siya doon sa Qatar. Hanggang sa isang araw. Kumusta ka dito? Mahal, ready na yung mga gagamitin natin sa wedding. Excited na ako, Mahal. A wedding? Mahal. Hindi naman tayo nag-usap tungkol dyan, ah. Mahal, di ba pag uwi mo, magpapakasal tayo after 3 years. Tapos magsasettle ka na dito. Mahal, babalik apat na yung grab natin. Ha? Huh? Babalik ako ng Qatar. Babalik? Good job, kasi nadagdagan yung mga unit natin sa grab, apat na. Then, yung bahay... Mahal! Maganda naman pala yung bahay natin. Oo, mahal, ready na. Pero... Pahagyapag na nga ng mahingpit na. Kailangan, mag-usap nga tayo. Ibenta na natin to lahat. Pati yung grab, ipa-assume mo na yun. Anong sinasabi mo, Mahal? Babalik ako ng Qatar, Mahal. Sorry, Krishna. Anong pangalan? Wala. May binanggit kang ibang pangalan ng babae. Miles? Mahal. Miles, narinig, hindi ako bingi. Bata pa ako, hindi. 45 pa lang ako. Sabi mahal, ko Mahals. Mahals, na nadulas ng... Magpakasi. Okay. Mahal, Mahal. Mahal, bukas, pwede na tayo magpakasal. Hindi nga. Hindi na nga pwede. Ayoko na. Bakit? Kasi wala eh. Hindi ko na nakikita yung future with you. Ang future ko nasa Qatar eh. Hindi ikaw yung gusto ko makasama. Chad, bakit sinasabi ma... Mahal, 15 years? Binuno ko para sa'yo? Inubos ko para sa'yo, tapos ito sasabihin mo lang sa akin? I'm sorry. Hindi na pwede, hindi mo natin ipilit. Dapat din na natin ito pinilit pa eh. Eh di sana nun mo pa ako iniwala yan nung bata-bata pa ako! Sinasabi ko na, siguro may iba kang babae, no? Siguro aminin mo na! Nararamdaman ko na yan eh! Hindi ako aamin. Kapal na mukha ko. Aamin! Kaya, tigilan natin to. Sinayang mo lang yung 15 years. Sinayang mo yung pagkabata ko. Sinayang mo ako. Ha? Sinayang mo yung buhay ko. Tama na! Sana noon mo pa ako iniwala yan. Sana noon pa. Sana noon pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!